Huwag ka na lang magsimba. Hindi ka naman nangungumpisal, di ba? Huwag ka na lang pumunta dyan sa simbahan. Total naman eh, hindi mo pa rin matalikuran yung paborito mong kasalanan. Huwag ka nang mangumpisal. Uulitin mo rin naman, di ba? At sino yan? Hindi yan ang kapwa natin tao. Yan ay walang iba kundi ang demonyo. Nakatutuwa po na ang inyong overwhelming na pagsuporta sa gawain natin ngayong gabi, ang Red Mass. Dahil sa gabing ito, kaisa natin ang buong Pilipinas at ang buong mundo sa pag-alaala sa mga Kristiyanong inuusig sa iba't ibang panig ng daigdig. Habang tayo ay malayang sumasamba ngayon sa Diyos sa iba't ibang bahagi ng daigdig, mayroong ikinukulong, mayroong hinuhuli, at ang iba sa kanila ay pinapatay sa mga oras na ito. Mapagparatang o ang nang-uusig. Yun ang Antikristo, yung nang-uusig. At dito, magandang tingnan natin, saan ba natin nararanasan ang pag-uusig? Oo, inaalala natin ang mga inuusig sa ibang bansa. Pero alam ninyo, bilang Kristiyano, araw-araw nakakaranas tayo ng pang-uusig. Una, ang pag-uusig sa ating kalooban. Ang ginagawa ng Antikristo sa ating kalooban, sinasabi niya at ibinubulong niya sa iyo, hindi ka karapat-dapat sumamba sa Diyos. Pinamahal kong mga kapatid, ang pag-uusig hindi natin pinapanood lang sa labas. Ang pag-uusig, oo, inaalala natin ito ngayon, pero ipinapaalala sa atin ito na may pag-uusig sa ating kalooban. May pag-uusig na ginagawa tayo kuminsan sa ating kapwa Kristiyano. At higit sa lahat, marami Kristiyano ang inuusig sa buong daigdig dahil sa maling pananaw na ako lang ang tama at sila'y mali. Sana huwag tayong mahulog sa pakanang ito ng Diablo, sapagkat yun ang gusto ng Diablo, na tayo'y huwag magkaisa. Ang gusto ng Diablo'y huwag tayong makasamba sa Diyos. Kaya sana huwag tayong paggamit sa Kanya. Dahil naniniwala tayo sa Salmong Tugunan, poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Walang nilikha ang Diyos na salbahe. Walang nilikha ang Diyos na masamang tao. Mayroon lang mga bulag sa katotohanan. At ipinapanalangin natin na tayong lahat mamulat sa katotohanan, na sa kabila ng pagiging makasalanan natin, tayo'y makatatanggap ng awa ng Diyos. Ang katotohanan na hindi tayo lagi ang tama, may tama rin yung iba. Ang katotohanan na hindi porkit mali ang kapwa mo'y pwede mo na silang patayin, husgahan, at pigilang sumamba sa Diyos. Panalangin natin ang isa't isa bilang simbahan, sapagkat tayo'y iisang katawan, at pag inuusig ang isa, inuusig tayong lahat. Amen.